What's up guys, nagbabalik ang maborito niyong Papa. This is Papa Chris for another cooking vlog. Wah! So ayun na nga. Ang ating lulutuin for today guys ay isa sa mga hindi nawawalang handa kapag Pasko, kapag bagong taon. Bukod sa spaghetti, ito yung isang pasta na malimit natin kinakain. Yung Filipino style creamy carbonara! No? So, without further ado, huwag natin pahabayan pang intro na to. Simulan natin ang pagluluto. Let's do this! What's up guys? Welcome back to Papa Chris Kitchen. So ito na nga yung mga sangkap natin na gamitin para sa ating Filipino style creamy carbonara. So ito yung mga ingredients natin, ano? Meron tayo ditong onion, meron tayong garlic, 1/4 cup ng butter, 2 tablespoon ng flour, meron din tayong nor cubes, evaporated milk, all-purpose cream, canned na mushroom, pepper, at yung pampaalat natin yung patis. At para naman sa cheese, ang gagamitin natin is yung parmesan cheese. Tapos kasama niya sa ingredients yung brief mo. Hindi, joke lang, bacon yan. Yan, bacon yan, ano? Pinapalambot ko lang kasi antigas-tigas. Tapos, yung ating gagamitin ng pasta is yung linguine, yung flat noodles, no? So, ano pa ang hinihintay natin? Simulan na natin to. Let's do this! Oh siya, game. Simulan na natin to, ano? So dito guys, mag-fry lang tayo ng bacon, ano? Tapos dito naman sa kabila, lulutuin natin yung ating linguine pasta, ano? Sa linguine pasta, depende sa packaging kung ilan yung nakasulat na minutes. Pero dito, 10 minutes lang yung ating lulutuin, ano? So, simulan natin to. Sa pagluluto ng bacon guys, depende sa crispiness ng gusto nyo. Kung gusto nyo yung sobrang lutong, yung medyo toasted, or yung tamang luto lang. Depende sa inyo kung gaano yung toppings. Pang toppings lang naman to guys, yung bacon na to. So ayan, no guys, no, sarang na natin itong ating linguine pasta. Sa pagsasalang yan guys, sa center muna, then paikot nyo ng ganun lang no guys, simple lang para hindi sabog-sabog. Then set nyo na yung inyong timer ng 10 minutes. Kung wala kayong timer, kahit sa cellphone, pwede na yon. Pero kung wala pa rin, kahit sa orasan nyo lang. O kung wala pa rin, bilangin nyo na lang, basta 10 minutes dapat ha. Tapos haluin nyo lang ng haluin gradually, huwag nyo kalilimutang haluin ha. At yung bacon nyo, huwag nyo kakalimutang nagluluto kayo ha. Dahil hanguin na natin to in 3, 2, 1, hango! Wow! Ang lupit mo! So yan no guys, no, yun lang yung crispiness na gusto ko. Hindi masyadong tosta, hindi naman masyadong hilaw. Tama-tama luto lang, ano? Huwag ka ma-pressure. Bacon lang yan. So yan guys, no, simulan na natin yung ating sauce. Simulan na natin sa 1/4 cup ng butter. Tunawin lang natin to, pero huwag nyo namang susunugin, ano? Pagkatapos nyan, mag-add tayo ng 2 tablespoon ng flour. Pampalapot agad, ano? Palalaputin agad natin yung ating sauce. Then after nyan, lagay natin yung ating garlic. Tapos pag na-toasted na siya, kapag naluto na yung garlic, tsaka natin ilalagay yung ating
si Muyas. Yan. After nyan guys, kapag nagisang mo na maigi yung ating sibuyas at bawang, nabuo na yung ating roux, tsaka natin nilalagay yung ating tubig. Yan, no? So, pwede tayong kumuha ng tubig from the pasta, no, na niluluto natin. Kung hindi naman, kung meron kayong chicken broth or beef broth, kung nagpakuluan ng chicken nyo, pwedeng yun ang ilagay natin. Pero for this time, para mabilisan, dito lang tayo sa kapitbahay kumuha. Total, magaling ka naman magnako sa kapitbahay nyo, di ba? Yan. So, sunod na natin yung ating mushroom, no? So, drain lang natin yung tubig ng mushroom natin. So, yan ano, guys. Kung medyo tingin nyo, ha, na medyo kulang yung inyong sauce, pwede naman kayo mag-add ng water. Yan. From your chicken broth or beef broth, ano? Pero, from this video, ha, sabi ko nga, paulit-ulit niya, from the pasta lang tayo kukuha ng tubig. Pwede naman yun. Mahirap magbawas. Madaling magdagdag. Parang yung taba mo, ang hirap magbawas, ang daling magdagdag. joke lang. Add lang tayo ng pepper for about 1 tablespoon, then mix lang muna natin. Oh, malapit na yung Pasko. Siguro madami na napadalang chocolate yung kamag-anak nyo galing sa abroad, ano? Lagay mo dito. Yan. Hindi, joke lang. 4 cubes yan. So, ayan ano guys, lagay na natin yung ating evaporated milk. Yan. Habang nilalagay nyo, haluin nyo lang ng haluin. Mix well nyo lang ng maigi. Taga lang. Parang hindi yata naluluto yung ating pasta. Kaya na pa yun ah. So, ayan guys, no? Add lang tayo ng fish sauce or ng patis. Mga about 1.5 tablespoon lang lalagay natin, ano? Kasi may pork cubes na nga dyan. Maalat na rin yan. Pampalasa lang to. And then lastly, kapag kumulo na yung ating milk, lagyan na natin yung ating all-purpose cream, ano? Any brand of all-purpose cream, pwedeng-pwede yan. Pigyan ko lang konti para sulit naman yung bilhin natin dito. Haluin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. So yan guys, okay na yung creaminess, yung ating Filipino style carbonara. So let's ariko. Init pala yun. Let's do this. Dito ko natatapusin itong vlog na to. Sana nataka matutuwa kayo. This is Papa Chris saying goodbye. Don't forget to like, share, and subscribe. Don't forget to hit the bell icon too para laging updated kayo. Don't skip the ads sa video natin. Filipino vloggers, support natin. Para naman, Merry and Christmas. Merry Christmas sa atin. Merry Christmas, guys! See you on the next vlog. Peace.